Magandang araw po mga ka-Agri TV. Charlie Cruz po, naka-Andesian Farm. Naandito po tayo ngayon sa 7th Anay Rodeo Festival. Napakarami po dito na magaganap. Andiyan po yung lasuwing, tapos pati yung binubuno po mismo yung ating mga baka dito. Ngayon, nagtataka po ba kayo kung bakit napakarami po ng mga veterinaryo natin ang kasali rito? Yung mga talaga sila po yung nagpa-participate sa ganitong rodeo festival. Mamaya po, ha? Masasagot po natin yan. Kaya tutuklan po kayo dito sa ating Agri TV. Hayop ang galing! Magandang araw po, mga ka-Agri TV. Charlie Cruz po, ng Condition Farm. Andito po tayo ngayon sa 7th Anay Rodeo Festival. Kasama po natin si Mr. Gabriel Piging. Siya po ang ating Municipal Administrator ng Tanay. At sir, napakasaya po nitong ating ginagawa na ito na Rodeo Festival. Bakit na ba tayo rodeo ang ginawa natin dito sa Tanay? Bangahan dito ay yung aming mga lupain sa pagbabaka sa cattle industry. Kaya this is one way, or one major way na i-promote namin ang aming cattle industry. So sir, ano ba yung ina-expect natin makikita ngayong araw dito? Ngayon nga, itong in-invite namin yung mga colleges and universities, agricultural colleges and universities sa ating bansa at para sa mag-participate dito nga sa Rodeo Festival na ito. Yan po si Mr. Gabriel Piging, ang ating Municipal Administrator ng Tanay. At asahan nyo po, andito yung Agri TV para maipakita natin sa buong Pilipinas gaano kaganda itong bayan ng Tanay. Salamat po, maraming salamat. Mga ka-Agri TV, ito naman po, isa po sa mga participants natin dito sa 7th Anay Rodeo Festival. Itong grupo po, galing po ito ng CLSU. Doc, ano ba yung mga sasalihan yung mga event dito? Ngayon po, ang pinag-arausan natin, meron po mga laro, kategorya, karambola, calf wrestling, lasuwing, casting down. Yan po, kami pong pito ay kasali po dyan sa mga kategorya po na yan. Doc, napansin ko, no? Ano ko doon sa mga cowboy, medyo malalaki ng mga bumubuno sa mga baka. Pero napansin natin, hindi kalakihan yung mga naan dito. So, ano ba talaga yung kailangan para makasali ka sa mga ganitong klaseng rodeo festival? Technique lang po, sir. Technique lang. So, technique lang talaga na istal, hindi palakihan ang katawan niyan. Ayan po ha, mga ka-Agri. Isa po ito sa mga participants natin dito sa 7th Anay Rodeo Festival. Abangan natin mamaya, ano ba yung gagawin nila? Mapapanood po natin yan. Mga ka-Agri TV, kasama naman natin ngayon si Konsehal Romel Magwili, isa po sa mga punong abala dito sa 7th Anay Rodeo Festival. Konsehal, bakit nga ba rodeo ang ginagawa natin dito sa ating sa Tanay dito? Dito kasi maraming mga farmer na nag-aalaga ng baka. And at the same time, ang ating local government, ang pamahalaang bayan ng Tanay ay ini-encourage na makapagparami pa ng especially yung large animal, ang baka, dito sa ating bayan ng Tanay dahil marami tayong areas, mga grazing area, mga lugar na pwedeng pag-alagaan ng baka. Kaya naman ginagawa namin ito para sa awareness na rin. Ito ginaganap natin ito laging 1 week before the fiesta. Yes, so, every January. Ayan po, maraming salamat po sa pamunuan po sa ating local government ng Tanay sa pagpayag dito sa Agri TV para may cover. Konsehal Romel, maraming salamat at maraming more salamat power sa Tanay. Apo. Agri TV, hayop ang galing! Agri TV, hayop!